So week 4 tayo. So ang week 4 natin, ito, the topic is this, economic system. So, take note. Simulan natin, gaya ng sinasabi ko sa inyo. Minsan, word for word, isa-isa natin para maintindihan nyo. So, pag sinabing system, ito, siyempre, may mga maliliit na bagay na part siya. Kagaya sa science nyo. Diba? Sa science, sa biology. Magsimula muna sa cell. Anong sunod? Tapos lalawak siya tissue. Tapos organ. Tapos system na. So in short, generally, merong mga iba-ibang sub-areas. May mga functions yun. So pag magka-problema ang isa dyan, affected na yung lahat. So ganun ang sa science. Pag sa history nyo naman, paano naman siya? Sa community. Diba? Simula muna doon sa tribu-tribu, tribe. Tapos, nag-community. Tapos, nation. Diba ganun siya? Family, community, tribe, community and nation. So, system siya. Sabihin, lahat, pag-unlad siya, progressive. Sabihin, pataas siya. O, lahat, paganyan. So, ganyan ang ating transition dito sa discussion ng system. Siguro, alisin ko na nga na, nasiwan naman ako eh. Nawawala kasi ako ng hangin. So, baka pagkita sa TV pa lang, no? Video. So, system dito, yan yung titingnan natin. Kaso, ang focus natin ito, economic system. So, dito naman, ang sinasabi natin system niya yung tatlo. So, we have production. So, we have distribution. And we have consumption. So, siguro kayang tapusin natin to 3 sessions na lang sa isa-isa. So, may discussion tayo dyan. So, yun yung pang 3rd sessions nyo. Siguro next week na siya. So, next week, Monday na siguro. So, yan yung kasunod. So, yan yung tinatawag na economic system. So, iba-iba yan. So, kaya dito, okay, makikita nyo rito. Sean, tandaan nyo yan, ha? Oh. So, dapat ang clue dyan, it's always a process. Kaya dito, ano yung production? Ito yung paggawa ng produkto mula raw materials magkahapon. So, ipoprocess mo sa gitna, then sa dulo meron ka ng product. Ngayon, after nito, may product ka na, already mo na siyang dalhin saan? Punta naman sa market. Ngayon, bago mo siya dalhin sa market, paano mo siya ipapakilala doon? Oh, process ulit yun. Ngayon, pag nasa market na, nakilala na siya ng tao na mamimili, eventually, binibili na siya. So, papunta na doon sa bahay niya. Consumption na siya, gagamitin na. Satisfaction na siya. So, kakainin, halimbawa. So, ngayon, ano ba magiging feedback ng bumili? O, masarap ba siya? Negative ba yan? O, ganun yung process doon. So, tinitingnan siya magmula doon. So, kaya process yung lahat ng yan. So, sa pag-discuss natin ito, so, ito yung next trick na yan. Meron akong ginagamit na parameters para maintindihan nyo. Iti-trace natin. Sabi ko, ang focus natin, try to go back with your history, recall. So, yung kasaysayan nyo, kasi importante yon. So, kasi ang economic system, napaka-lawak siya. Kasi system nga siya eh. So, generally speaking, pag sistema, malawak din dapat ang discussion. Kaya, ginawa ko sa inyo isang session lang. Maka masyado kang malayo, lapit ka nandito. Dilumin dito ka na. Okay, doon ka sa kapila. Mainit, lumipat ka na lang. Mas maintindihan nyo kapag tinrace natin to sa point of view ng history. So, pinag-aralan nyo to. Di ba? Nagsimula muna siya dito. Primitive age. Pag primitive, sabihin yung sinauna, start. Ang tao dito, wala pang bahid ng kasalanan. So, wala siyang, walang bahid ng Malaysia. So, sabihin, kahit diba, sa sinaunang panahon, nakahubad lang sila, okay lang. Wala silang pakialam. So, puro lang kabutihan ang nasa isip nila. So, kung sila man ay nagugutom, pupunta lang doon sa kalikasan. So, nature, pupunta lang doon. So, primitive, usually, ang buhay ng mga tao ay ano? So, ang buhay nila at the type, very nomadic lang.
Tumadik, ibig sabihin, kung may anong makuha dyan sa bundok, pag naubos, lilipat ulit. O, ganun lang ang buhay nila. Wala namang, walang sistema ng edukasyon at natay, hindi sila nag-aaral. So, basic lang na ganyan. Puro lang, pangangailangan, pagkain lang. O, minsan nga, yung mga damit nila, wala pa silang damit at natay. Ay, yung mga coverings lang, mga dahon-dahon, balat ng hayop, ganun lang siya. So, ganyan yung primitive age. So, kung gusto silang magluto-luto ng pagkain nila, tapos. O, kaya yung mga hilaw, ganun lang. Ano, yung mga ihaw, yung mga kambing noon at tatay. Kung silang ihaw, walang bawang sibuyas yun eh. Walang namang asin, walang betchin, walang toyo. Pero, okay na sila doon. So, makikita mo ang buhay ng tao dito, being a nomadic, very basic. O, napaka low class in general. Ganun na yung tao. Pero at the time, mahaba ang buhay. Kasi nga, healthy yung mga kinakain nila. Wala nila sa kalikasan. Wala pang mga abon, walang chemicals, walang mga sprays. So, technically, malusog. So, pero basic, napakapayat ng buhay. So, other word, napakapaya. O di kaya, napakasimple lang. So, kumatain, tapos matulog, ganun lang. So, ganun ang buhay nila at the time in the nomadic. Kaso later on, meron na, dumadami na sila. So, dumadami na yung mga tao. So, at the course of time na dumami, nomadic pa ba sila? So, halimbawa, ayan. Itong grupo na yan. Tapos dito, meron din mga grupo dyan. Ayan, mga ganyan sila. So, eventually, kung ito, nandito sila sa portion na yan, isang mountain na yan, hanggang doon lang siya. Di na siya pwedeng tumawid doon kasi ito naman kanya. So, eventually, yung mga yan, magsisettle na siya dyan. So, from nomadic, ang buhay nila magiging sedentary na. So, ibig sabihin, magsisettle na sila, magkakaroon sila ng permanente lugar siya. So, paramihan sila ng tao. Okay, sedentary. Akin na itong mountain na to, akin na itong bundok na to. Okay, yung ilog na to, wala pakialaman dyan. So, okay yan, ganyan si sedentary. Kaso at the course of time, patuloy pa rin yung pagdami. Pagdami, madami na sila lahat. Ganun din to, dumami. So, nung dumami, technically, siyempre, anong mangyayari? Kagaya natin sinabi ko kahapon, palaging kulang. Scarcity nga, limited lahat. So, maging limited na sa dyan. Yung nag-start yung concept ng limitation. So, dito, since ka kulang, nadami na sila, meron nang tatayong, ano, may maglilid na sila dyan, may tatayong leader na dyan. Pag may tumayong leader, definitely, may labanan siya dyan. Lalaban na. Lalaban. Away-away na sila dyan. Kung ito ang manalo sa laban sa pagitan ng dalawang grupo, ito magiging mga ano? Magiging mga alipin na sila. So, ganyan ang start sa history nyo. So, katapos ng primitive, ang susunod na akyat na yan, ayan na yung tinatawag na panahon na ng slavery. So, ganyan yung scenario doon. Okay, patuloy pa rin siya. Sa panahon na yan, masyadong, so, di ba dati napakabuti lang nila. Ngayon, nagiging masama na yung tao. So, sa pagdaan ng panahon, lumipas yung panahon, naging masama na kung saan, ano naging turing sa tao? Tinuturing pa ba sa panahon ng slavery na tao siya? Yes or no? Hindi. Kaya sa history, ganyan lang ang illustration ko dyan. Wala kayong makitang mata, wala kayong makitang tenga, wala kayong makitang puso. Kasi nga, tao siya. Physical. Pero yung trato sa kanya, tao ba? Hindi. Kasi ang trato sa kanya, sa history nyo, tinatawag siyang kumodite. Sabihin sa Tagalog, bagay na pwedeng ibenta, bilhin at pagkakitaan. Ito, makapangyarihan nung nag-surface na leader doon.
another group doon, another lugar dyan. Ikipaglaban siya, siya pa rin nanalo. Anong gagawin niya sa mga tao? Ayun naman pwede yung sasabihin mo, okay lang, welcome kayo rito. So, class nga yan eh, struggle. So, commodity. Pag sinabing commodity, nangyari rin sa Pilipinas. Philippine history nyo, panahon ni Castilla. Dito, tatlo lang ang sagot. Not necessarily sagot na mag-answer ka. Kaya lang yung paano ipapakita na isa kang commodity or isa kang alipin. Tatlo lang. So, you have, sa panahon ni Castilla, ito lang yung sagot mo. Amen. Panahon ni Japanese, ito ay Amerikano. Ni Japanese yan. Translation na ito nung Nihongo language sila. Sa Amerikano, ito. O, yan lang yung mga sagot. Pag commodity ganyan, sa panagay nyo ba? Kaya sinabi natin kahapon. Diba, economics, palaging may choice. Magde-design ka, weighing ka, timbang-timbangin mo, saan ka ba benefit? Saan ka ba mas ma-bibinitisyuhan? So, definitely, wala nang ganon. Wala ka makitang nun dyan eh. So, wala na lang siya. Sa history, ganyan ang paglarawan nun. Oh, yes. Amen. I do. Walang ganon, di ba? Kagaya sa inyo, sa mga bata na, pag sinabi nilang ganon, ayaw, di ba? So, sa panahon noon, pag slave ka, alipin, ganyan ang buhay. So, siyempre, at the time, wala siya, tao siya, physical. Pero hindi siya tinatrato, tao. So ngayon, yan yung sa time ng slavery. Ganyan yung sa economic system. Kaso, at the time, siyempre din naman yung natingin nga nito. Pagtasan nyo na yung present ngayon. Di ba may mga bansa ng malaya alay sa atin? Pero may mga bansa pa rin na natili doon. May sa mga bansa sa Africa, still, ganyan pa rin sila. Binibenta, pinakain yung tao, ganun. So, very slave. Ano nangyari, guys, sa atin? Naglumaya. So, maraming mga bansa sa Asia, in other countries, or in other part of the world, malalaya na sila. Ano nangyari? Anong ginawa nila? Okay na, sana naiintindihan nyo yan. Ganito ang nangyari. So, kung ganyan ang tao at the time, so, tatlo lang yung choice niya. So, yes, amen, and I do. So, anong pangyayari para kalaunan yung taong ire, ganyan siya, pagdating dun sa dulo, meron na siyang senses. Heart na siya. So, papaano niyan? Ano ang nasa ilalim ng mga kaganapan na yan at ano ang nasa ibabaw? Pag nasa ibabaw, yung goal. Anong goal ng mga yan? So, ang goal ng mga taong yan, itratungin sila bilang tao. So, ang nasa taas, ang goal nila is magkaroon nito. Yung konsepto na human rights. Kung natatandaan nyo sa history nyo, doon sa grade 8 nyo, especially yung French Revolution, ito rin siya eh. O diba, alipin yung mga tao, yung mga French, sinauna, ganyan. Kaso, unti-unting nagising. Diba, may rebirth doon, renaissance, ito na siya. O ganyan lang yung transition, generally speaking, sa kasaysayan. So, since yan ang goal nila, dapat may gagawin ka. Diba, pag ikaw ay may goal, may pangarap sa buhay, diba pwede nakatuwa nga ka lang. Eh, gusto mo may pangarap ka. Gusto mo maging lawyer. Eh, yun na ba? Nakasalampak ka lang yan na nakaupo. Pwede mo may gagawin ka sa ilalim. So, ano yung connotation? Ano yung general na gagawin nila? Ano yung pinakakonteksto ng gagawin nila? So, ang nasa ilalim is itong konteksto na walang natapusang struggle or pakikibaka. Struggles. Pakikibaka in Tagalog. Pakikibaka. So, struggle, lalaban sila. So, bawat taon, nalalaban sila, millions ang mamamatay. Kasaysayan ha, sa world history ire. So, maraming mamamatay. So, di ba, pag sinabing alipin ka, kagaya sa Pilipinas, alipin, magtatrabaho ka lang, wala masweldo. Walang oras, magtrabaho ka dito 24/7. 24 hours and 7 days a week.
gusto mo mag-less doon. O halimbawa, sabihin mo dito, gusto na namin na 20 hours per 7. Yan na bawas for hours. Sa bawat na mabawas for hours, millions ang mamamatay. O gusto pa rin nila. O gusto namin, mabawasan kami ng 18 hours or 18 hours in 7 days a week. Again, millions din. O another 16-7. Another 14-7. 12-7. O diba 10-7. 8-5. O 6-5. Millions ang mamamatay. Buti nga ngayon, pasalamat ng mga empleyado. Kasi nga, 8 hours na lang sila tatrabaho. Tapos 5 days na lang. Ay, sa sinaunang panahon, hindi ganyan. Ito. So, kaya, ito yung kasaysayan doon. Yan yung history. Na-discuss ba sa inyo yun? Hindi. So, kapag ako nagtuturo kasi na history, ganyan. Yung mga sa civilization, mga ganang-ganan. So, nandun siya. So, ganyan, struggle. So, millions ang mamamatay. Kaya pag nandun, makikita mo doon, gaya sa French Revolution, anong ginawa ng mga tao sa king? Pinatay si king, pinugutan ang ulo. Kasi na naigda yung mga tao, lalong umalab yung pakikilaban. So, ganyan yung sa Western, ganoon sa Europe. Which is si Kinopia naman sa Pilipinas. Diba? Yung Philippine-Spanish Revolution, Philippine-American Revolution. So, ganyan din siya ang setup. So, lalaban siya. Kung gusto niyo magbasa ang discussion niya, pati ito, hanggang doon sa matapos. Doon sa libro ni Karl Marx, ito yung title ng libro, di ba? Sinabi ko doon sa inyo sa YouTube. So, Just Capital ni Karl Marx. Nagdan niya, dinidiscuss lahat yan. So, kung gusto mo magbasa, philosophy, gusto mo maintindihan ang kasaysayan, gusto mo maintindihan ang nangyari sa lipunan, ang nangyari sa kabuuan ng mundo, ito siya. O kung gusto mo rin maintindihan bakit nangarap ang tao ng human rights, basahin nyo rin to. O, nandiyan si Madness in Civilization. O, yun yung mga ginagamit kong libro dito para maituro ko sa inyo ng malalim at malawak. Si Michel Foucault. So, dito makita nyo naman ang history ng tao. Anong ginagawa sa tao? Especially kung diba, para itrato ka dito, wala kang alam, wala kang ano, mangmang, ganyan-ganyan, loko-loko ka, loka-loka, ganyan, baliw, etc. Anong ginagawa sa mga baliw? So, pero minsan, si baliw, sa mga walang alam, pinakikinabangan. Merong isang part dito sa libro, yung tinatawag na Ship of Fools. Chapter 2 ata, 4. O, di ba? Ano yung ship? Di barko? E ano yung pools? Ulol, mga tanga. Pero generally, hindi mo sila tanga. Sa Pilipinas, napakalino na application niya. Hindi mo nasa presuhan, nasa kulungan. Karamihan na nasa kulungan, hindi yan basta nakakulong doon. Pinagkakitaan sila doon. Di ba? May mga galing mag-painting. Magaling mag-ukit-ukit, mag-welding-welding doon. At sa tingin niyo ba, may napapakinabangan na yung skills na binabayaran sila doon? Hindi. O sino nakikilala? Yung mga warden. O yung mga anong tawag din o? Nasa scenario ng Ship of Fools. O yung ship, sino ang kapitan, yung mga warden, yung mga fools na tinuring nilang mga hangal, mga tanga. Ay yung mga, itong mga walang, sasabihin nyo walang alam, walang ang karapatan, walang liberty, kasi nga sila'y nakakulong. Uso-uso yan sa Pilipinas. O yan yung illustration dyan. Eh, natatandaan ko yung dinidiscuss ko ito. So, yan yung slavery. Ito yung mga working time nila. Struggles yan. Ito, iniisa-isa yan dito sa Das Kapital. At ito. Kasi kung ang ganyan-ganyan ko doon, galing sa kanya yun doon. So, yan yun. So, tuloy-tuloy pa rin siya. After slavery, di ba magmimelo na? Nga dito siya sa kalangitnaan dito. Ang sunod doon, magiging konsepto na capitalism. So, paano? Dito, di ba dito wala pa silang konsepto ng pera. Sa capitalism, di ba kung natatandaan niyo yung Kastila, 3G, di ba? God, gold, and glory. So,
So di ba pagkat? Yun yung sa religion. Ginamit nilang Diyos para si tao pa sunurin. Para to sa Diyos. Magbigay kayo para sa Diyos. May mga ganyang religion. May mga ganyang parang religion. O, minsan pag hindi ka nagbigay, ang tawag doon, papasaringan ka sa harap ng harap ng simbahan, yung anong tawag dyan, yung kanilang ni pasto. Minsan pamangitin pa ang pangalan mo. So, it's the same thing. Nangyayari pa rin siya. So, ginagamit ang Diyos para ilamang yung kanila advantage. Di ba? Yung kanilang goal. Kasi minsan, pag magtayo ka ng religion, pag ikaw leader, ikaw ay mayaman. O, kasi nga, parang in-hypnotize mo yung mga tao na magbigay nila ng magbigay. So, ganun ang scenario doon. Tapos naman, o gold, yung mga resources natin na pinag-usapan kahapon, yung mga sa nature. Di ba? Yung mga spices daw. Pero hindi lang spices ang pinuha sa atin. Halos lahat. Lahat ang resources kinuha sa atin. Tapos glory, yun na yung pagiging makapangyarihan nila. So, with the concept of capitalism doon siya sa gold, dito, naging sukatan na ng yaman ng bansa is yung ginto. Even ngayon, sa paggawa ng pera, hindi ka makakagawa ng pera na limitado ang ginto mo. Not necessarily na dapat nandyan, available. Hindi, yung nakareserva, nakatago lang yan. Wala doon sa central bank. Naka-base lang siya doon. Hindi ka pwedeng ma-imprinta na mag-imprinta ng pera. Ay, gawin natin, imprinta ng imprinta. Kasi nga, may mga corresponding value yan. So, kung ito lang yung value ng dolyar mo, ganun din lang naman dapat ang value ng pera mo. O hindi pwede, ito lang, kakaunti lang yung ginto mo. Tapos, ang laki-laki na ang in-imprinta mong pera. So hindi, naka-base pa rin siya doon. So ang tawag din is devaluation. So devalue. So may foreign exchange. So mga ganyang usapan dyan. So gold na siya. So capitalism. So marami pa rin dyan. May mga tao pa rin na naniwala. Mayroon pa rin. Despite na nagpaglaban na mayroon pa rin sa ibang part naman ng mundo. Mawa sa isang lugar. Sa Pilipinas. Nagising na tayo rito. So gagawin naman ni Castilla, ililipat naman siya pa uti-unti. So pinananaig niya kasi yung kapangyarihan niya. So ganyan yung scenario doon sa capitalism. So measure na ng pera. May pera na. May konsepto ng pera. Gamit itong ginto. So there is a singularity pera. Na kung saan, itong pera na yan, so, ibibili ng mga ire, mga tao, mga slaves, ganyan-ganyan. Lalo sa Africa. So, di ba, karamihan, di ba, sa makita nyo sa Amerika, bakit may mga Africans dyan, may mga may itim dyan, may mga, di ba, iba-ibang lahi. So, karamihan nun, yung mga sinauna, mga ninunok nila ay ibinenta o binili ng mga Amerikano sa panahon na kasaysayan in the past. So, yung mga panahon ng gera. So, kaya meron sila doon. So, yun na yan. May corresponding may pera na sila dyan. So, capitalization na yan. So, kinakapitalize na yung tao. So, may value na yung tao. Hiling ka. O, magkano? $1 ka lang. One ounce of gold. 1 gram of gold. Ganun ka lang. Yun na yung capitalism. Ang kinakapitalize dito, yung human force o yung labor force, yung tao mismo. Kasi at the time, pag the more na marami ka ng tao, marami kang alipin, mayaman ka. Sabihin kasi marami ka dito. Ayan yan. So, sumunod. Ay, baliktad pala. Pangatlo pala yan. Meron pa dito. Dito sa gitna, parang pareho lang ito yung paghihiwalay ng feudalism. So, dito, ang nandito yung tinatawag na feudalism. Sa Pilipinas, anong tawag dyan? Encomienda system. Diba, sa feudalism, tatandaan nyo, dito, ang ginagawa, diba, feudal lord, may lord, tas alipin. Sa Europe, ang tawag nun, lord and vassals. O, sa Pilipinas, di ba, encomenderos, tapos dito ay injo. Alipin ka din. Anong translation niyan sa English ng indio? Ang tinabi doon, ang tinapag indio katanga. Okay, sabihin, literal talaga yung word na sa history yan. So, kaya minsan expression na siya. Kaya sa maraming pagkakataon, hindi na siya sinasabing mali.
Or hindi na siya morally wrong. Kasi hindi na ka naging sakasaysayan natin eh. So, feudalism, ayan, paramihan ng lupa. Magparami ka muna ng lupa. Property, lugar-lugar, ganyan. Sakupin mo muna yung mga teritoryo. So, diba, paramihan sila doon. Marami kang alipin. Kailangan mo ng pagawaan ng grapes. Baka sa Europe, mainit. Diba, mga Europeans, mahilig sa ala. Umilig sila sa ala. Diba, karamihan mahilig sila sa mga wine. Yung mga made of grapes. So at the time, wala namang teknolohiya na kagaya nyo ngayon. Okay, magtanim ko, mabilis may technology na doon. Manual labor. O, tanim ka ng grapes. It's very manual. It's a bihen. Mano-mano yung tao mismo. Ikaw maghuka, ikaw magtanim, ikaw magharvest. So pag ginagawa mo yon, matagal ang panahon. So matagal ang tailing period, matagal ang pag-harvest, so gathering, etc. So, what they did, kailangan nila ng maraming tao. Kailangan nila ng maraming alipin. So, para tugunan yung demand, yung supply and demand, kasi nga malamig lagi doon. So, pag-usapan din natin yan, second grade yung supply and demand, dito din siya. So, dito, o, di nandiyan na siya, manual labor, maraming tao. So, may pag maraming tao na di, at least, mabilis. O, naka-division of labor na siya. O, ikaw ang taga-tilt ng lupa. Ikaw naman ang taga-latag ng mga buto dyan sa tatanim. Ikaw yung taga-lagay ng abono. O, ikaw naman yung taga-alis ng mga damo-damo dyan. So, division of labor na yan. So, technically, yan na yung mga konsepto doon. So, mayroon na sila dyan, manual labor, tapos mayroon ng introductions. Nasa history nyo to. So, the so-called division of labor. So, may kanya-kanya na sila dyan. So, and then later on, mas lalong lalawak yung utak nila, lalawak yung, especially yung mga nasa taas, yung mga ruling class, o yung mga nando na leader. So, mas marami, malawak yung very broad na yung kanyang ideas, very smart ideas. So, technically, yung nasa ilalim kasi wala. Tinutrato lang si alipin, mangmang, walang alam. So, yes, amen, I do lang. So, ganun din siya sa ibang part ng mundo. So, and then, ayan nga yung sinasabi, capitalism. So, may corresponding na sila doon. Meron ng measurement. O, kung ikaw Europe or ikaw America, dapat marami kang ginto para masabi mo, mayaman ka. Pero, tingnan nyo, bakit ang Amerikano or ang Amerika mayaman? Sa totoo lang, wala silang mga resources kagaya sa atin. Kaya anong ginawa nila? Manakop ng manakop. Si Castilla na nauna, Spanish, ba, halos buong mundo nakuha nila, ikot. Magmula dito sa Pilipinas, punta doon sa Brazil, etc. Pamunta doon sa South America. Halos nakuha nila yan. Nang makuha ni Castilla, sila ay patamad-tamad na. Ay, okay, okay na. Laid back na, patulog-tulog. Si America, naka-exempt. Anong ginawa ni Amerika? Inudyukan yung mga tao na mag-aklas o magkipaglaban. Tapos, gaya lang ginawa sa atin. Inudyukan lang tayo eh. Pinapasok, parang binitag lang. Inudyukan, pagkatapos udyukan, eventually, sinakop ulit. O, ganyan si Amerika. Kaya be careful kayo sa Amerikano pagdating sa mga tulong-tulong. Ang Amerikano, masisipag lang sila. Pero bobo sila. Sa totoo lang. Sa dami ko nang nakasalamuha mga Amerikano. Ang Pilipino, kahit minsan ang English niya na English Carabao. At least minsan, sa pandinig, binibase kasi dyan eh. Yung grammar kasi, nakabase sa tenga. Kaya diba, sensei, sabi ko. Pagpangit sa pandinig mo yung pagbasa mo sa sentence, sa statement, mali ang grammar niyan. Ngayon ulitin mo, baguhin mo. Yun lang yon, senses yon. Ganyan ang mga tao noon, ganyan sila natuto. So kaya yon si Amerikano, ano lang siya, hardworking. So, kaya hindi pwedeng pataman-taman. Wala silang masyadong resources na hindi kaya sa atin. Ay, diba, tinulungan tayo, sige. Labaan na niya yung Kastila. Anong nangyari? O, nagkipagsabwatan si Emilio Aguinaldo. O, papayarin si Amerika at Castilla ng 220 billion pa lang ata yun, $20 billion. Hindi naman nabayaran. Hindi alam kung nabayaran.
So, ganyan yung mga pangyayari sa kasaysayan. So, dito na siya, capitalism, kina-capitalize, kailangan nyo ng maraming dito, ayan na siya. So, ang last, the transition under that, para maintindihan nyo, ang konsepto ng economic system is the so-called communism. So, pag sinabing communism, from the word common, sabihin, kung ano ako, may mansion ako, may palasyo ako, ganun din kayo. Palasyo din kayo. Kasi nga, equal. Kung anong kinakain mo, kakain ka ng 3 beses o 10 beses na kumakain, 10 beses din kayo kakain. Kung ang prutas natin na ay Monday to Friday, meron tayong mangga, grapes, apples, ganun din kayo. Kasi ganyan ang konsepto ng communism. Equal-equal. Ay, pwede ba yan? So, sinabi ko sa inyo kahapon, hindi siya pwede. Kasi nga, walang perpektong mundo. Walang paraiso pa sa mundo. Siguro, kung nangamatay na tayo, okay. Pwede mo naman sabihin, may pangangailangan ka pang pisikal. Ano na, kaya mong kumain. Siguro, in a sense na spiritual na yon. Pero sa itong mundo na nandito tayo, mga mortal tayo, walang perpekto. Kaya, iniwanan niya ni Dino. Iniwanan niya ng bansang Russia. At ngayon, ng China. Unti-unti iniiwanan niya ni China. Kasi nga, hindi pwede yung ganyan. Unless, nasa langit ka na. Isang pitik kong ganyan. Andiyan na, unless Jesus Christ tayo lang. O, diba? Walang nanghuling isda. St. Peter. Ayaw maniwala o ganyan. Anong ginawa ni Jesus Christ? O, diba? Kung anong gulong-gulong lang, kung anong sinabi lang. O, diba? Maniwala ka, ganyan, sabi. So, technically, o yan, marami. Pwede yun. Wala ka si Jesus Christ. Kaya, yung idea na yan, iniwanan siya ni Russia. So, si Russia, capitalism na siya. Ito na siya. Pero, kinakapitalize na rin doon ba? Huwag naglilindol. So, nakakapitalize siya, yung tao, pero hindi na yung malawakan na pang-aalipin. Dito may mga sweldo na. Pag-usapan natin later on yan. So, dito, wala. Kung natin dito, may sweldo na sila dyan. Tao na sila eh. Pero dito, wala. Nasa module nyo, sa module ng DepEd, binabanggit doon yung pagkakaiba daw ng wage and salary, yung binabanggit yung wage and salary. Tapos, di ba, yung pagkakaiba ng dalawa, wage and salary. So, DepEd module to. Sa panahon ngayon, wala na siyang pagkakaiba. It's the same banana. Ibig sabihin, pareho na yan. Kung trabaho ka, nag-render ka ng service, may sweldo ka. Kahit anong trabaho, kinagtanim ka dyan, kinagwalis ka dyan, sweldo. No more distinction. Kaya sabi ko sa DepEd, bakit kailangan pang ilagayan dyan? Bakit kailangan pang banggitin yung diferensya? In the first place, no more distinction. Unless, kato, diniscuss yung historical background, pwede yun. So ngayon, isasabihin ko sa inyo historical background. Sa sinaunang panahon, pag sinabing wage, ito yung mga nakukuha ng mga tinatawag na blue collar job. Sabihin yung mga taga-Wales, Metro 8, yung mga naka-blue talaga. E ngayon sa panahon na ngayon, bakit makikita mo ngayon nasa pabrika? Di ba blue din? Yung gaya na yan sa akin, blue. Hindi mo sabihin? Wage pa rin yun, white collar job. Discriminatory na to. Kaya sabi nga yan, di ba nakita niya natin yung Enoki Angel, nagalit, di ba? Nag-apologize yung DepEd. Kasi ginawa siyang example dun sa word na obesity. O dapat maging sensitive, di ba? So hindi na siya. Tapos ito, sa history, ito yung mga para sa white collar job. Sige, may mga nag-opisina. So, puno opisina ka, ganyan, nakaputi ka. Salary daw ang sweldo mo doon. Eh, pag-ordinary yung ano ka lang, wage. O sa 20% yun, at sa present in time, wala nang pagkakaiba yan. It's the same banana. Kasi nga yung, minsan yung uniform yung blue. Pag sabihin, oh, pag blue para ng speecher, re-wage na rin lang yon. Blue collar job pala yung trabaho niya. Hindi. So, kaya medyo, yun yung mga inangalan ko sa DepEd module. Kaya nga, as possible, ayaw ko talaga siyang gamitin kasi ang daming mali.
Kaya kinukoreksyon ko dito, kaya nga nagagandak tayo ng ganito. So wala nang pagkakaiba yan dyan. So it's the same banana. So, ganun yung katandaan nyo. Ewan mo anong sense pa doon. Nilagay nila yung ganyan. Tapos, di naman diniscuss yung basis ng sa history. Kapag pag naglalagay kang ganyan, linawin, kasi lalo kayo, ay anong mangyayari kung ganyan ang sitwasyon na kayo pahirapan niyang sarili niyo. Tapos, pagdating sa school, iba naman pala yan. So, wala na yan. So, wala na siyang distinction sa panahon ngayon. So, dapat hindi na siya nilalagay. Unless, lagyan mo ng discussion, historical background. Pag hindi mo na kayang maglagay historical background, ay huwag mo nang ilagay dyan. No reason for distinction. So, that is the parameters with respect to that. Kaya, pag ako nag-criticize sa DepEd, technically, ano lang naman sila, very apologetic lang. Kasi sabi ko nga, hindi pwedeng maliitin lagi kapag si teacher 1, walang alam. Di ba? Ako, I am just an ordinary yung teacher. And yet, napakalawak ng diversity ng utak ko. Kaya, minsan, nagagalit na lang sila, akala ako yung palaging nagre-rebelde. Kaya minsan yung ibang estudyante, namamana na yung ugali ko. So, pwede naman yung gano'n, yung pagiging malalim, mag-isip, smart, ganyan yun. Mga maliit na bagay ay importante. So, di ba napansin nyo kanina yung word na ism? Di ba ito? Feudalism. Capitalism. And communism. Ano ang ibig sabihin ng yung mga ism-ism dyan? Apo, di ba? Sion. Ito naman, ang ibig sabihin nito ay, ano, yung mga theory, yan ay inaral ng malalim. Dekadang taon bago nila makumpleto yung ideas nila. So, theoretical yan. Theory, ideas. Na kung saan, bago ka magagawa ng isang theory, makapag-formulate ng theory, dapat ang point of view mo niyan ay nasa science. Hindi ka pwede kasi nagkwento-kwento pa lang doon. Eh, yung sa senior high school, maraming mayabang niya na teacher. Sabi, ang gagaling daw nila sa research. So, happen, naibita akong sa panelist, present sa akin yung mga thesis. Abay, doon pa lang sa introduction nila, isent lang na. Bilang sa grammar, even yung struktura ng susulat. Kasi may structure dyan ha, o yan yung mga hindi yan tinuturo. Pero dapat tinuro sa inyo yan, especially sa English. Pag nag-explain kayo ng ideas nyo, dapat may structure, ebe, patriangular ba yan? O kaya, pagano? So, depende, mawa. O, limbawa, ganito yung pag-discuss mo sa theory mo, ideas, research yan ha, research yan. Mga theories yan, o, di ba marami. Pag ganyan ang ideas mo, dapat, simulan mo dun sa pinakamalawak, di ba alam natin yan, kahapon, inilistinguish na natin yan. Hindi yung parpareho. Kung na-explain lalo, ayan, sabi ko, 5 sentences, 3 sentences, okay. Pag may susulat, especially magawa ka ng theory, research, ideas, ganyan. O kaya maganito. May structure. Para pag binasa ko, halimbawa ako magbabasa, makikita ko yung utak mo saan papunta. Nang nag-isialan ako dyan, nung inimbita ako sa panelist, at mula nang hindi na ako nagpanelista dyan. So, doon pa lang, simple lang na yung mga turo nila. Walang kaya structure. Babaling doon, babaling dito, angat doon. Eh, saan papunta yan? Iba, may mga ganyan. May estudyante na ako, siguro for the past ilang years, 10 years ko rito, parang isa ng atang estudyante ko ang natagpuan kung may ganitong structure. O kaya pag ganyan siya. O kaya pag ganun. O di naman pag ganyan.
Hindi ganyan-ganyan. Kaya natutuwa ako eh. So, ganyan yung mga utak, bibihira. Ilang taon na ako rin, 10 taon na. O kung sa 10 taon, 50 estudyante, 6 na section or 7, ay ilan na yun? 300 times 10 years. O, di ba? Ganun na kadami. 3,000 estudyante, kumakatagpo ako ng ilang, isa, dalawa. O, ganun ako ka? Ganun ako ka-stricto in the sense na ganun din ako kapihikan para masabi ko ang isang estudyante ay totoong magaling. So, kasi dapat, marunong kasi ako magbasa nung itinatakbo ng usap niya. So, it's not necessarily manghuhula. So, pag ganito, dapat, simulan mo sa malawak. O, pag sinabi malawak natin, pwedeng tingnan mo sa point of view ng globe, sa mundo. Paano ba kaya ang pag-aaral sa buong mundo? Yan, punta na doon. Tapos, baba ka dito. Paano kaya ang pag-aaral? Kung bawa ang topic mo ay tungkol sa education, educational system, etc. Paano kaya ang pag-aaral sa US? Or Singapore? Bakit doon sa Singapore ay ang nagaling nila sa math? Japanese? Ayan. Tapos, i-compare mo dito. Pilipinas naman tayo. Paano kaya? Bakit ang hihina? O gusto mo pang liitan, bakit dito sa Kalamba Integrated Mathematics Curriculum, madami pa rin. O, CIS. Ganyan, may structure. Ang statement, ang research. Kaya makita nyo kanina, yung pag-ganan-ganan hagdanan, yun yung sinasabi ko. Yan yung isen-isen. Tapos sa DepEd module, nagbanggit pa sila nitong word. Thesis. Parang iyata malami. Thesis doon. Ay, ito'y napaka anong word? Especially sa theory, ganyan sa mga exam. Hindi mo to pwedeng banggit eh. Ay iyata, hindi siya thesis. Synthesis. Synthesis pala. Sa DepEd module, tingnan nyo nga, check nyo mamaya. Meron itong word na ito, synthesis. Hindi ka pwedeng makapag-synthesis kung hindi mo itin-raise ito. Thesis, antithesis, and synthesis. Kaya talagang sabi ko, willing na willing akong harapin yung gumawa ng module na yan. Kasi nilang lecturean ko dito sa bagay na to eh. Kasi kung anong idea mo dito, yun yung una mo, preliminary idea, pwede mong labanin ulit. Kontrahin mo yung idea mo. Pag nakontra mo na siya dito, ayan, mag-settle ka na doon. Ay, hindi ka makakapag-settle dito without going back to this. So, ganyan yung point of view doon. Kaya talagang utak na utak ko doon sa DepEd module. Talagang kasuklam-suklam ang ginawa nila to. So, kaya, especially ito, first part pa lang, nandito yung pinaka-substance ng economics. So, yung mga yan. So, that is how we say. So, pag ganito naman, pag-lectaran nyo na. So, ganyan ang training kahit saan. Kahit sa law school, sa engineering, accountancy. May mga ganyan sila, may structure. Iba-iba na lang ang mga nakalagay dito. Pero structure siya. O, sa law school, ganun din. Pag ang tanong ay answerable by yes or no, or do you agree? Hindi naka-format sila eh. Diba? Ganun din ang ginagawa ko sa inyo. Ngayon, may mga exam doon kung nakita nyo doon sa especially nga sa Google Classroom. Pag answerable by yes or no, dapat ang unang sentence mo doon. Abawa, ang question ha, answerable by yes or no. Do you agree? Ganyan-ganyan. Yes or no? Ang una dapat, yung conclude muna, sumagot ka muna kahit pa sa inyo, yung ginagawa ito eh. Oh, yes! Tapos bigyan mo ng konting, sabi mo dyan, do you agree with the, ano ba yun, yung, doon sa dolomite na dapat, lagyan ng dolomite. So, yes or no? O, sabihin mo, no. Bigyan mo ng konting sentence. No, because,
O kaya, no. The dolomite is harmful to health. Okay, lagay mo yung because. Pinapayagan na si A. O no, because the dolomite is harmful and it will not cure the real problem. Tapos, may isang sentence ka na. After dito, nag-conclude ka na, di ba? Hindi kayo mo yung basihan mo. Anong pinag-uutan mo dyan sa sinabi mong harmful to health? O, ilalagay mo na dyan kung saan mo nabasa yun. Lagay mo na yung mga libro-libro doon. Yung pinag-uutan mo noon, nabasa mo siya ganyan sa science. So, based on our study in science, oh, in chemistry, dolomite is a combination of this kind of elements. Which, what? Oh, it is harmful to health, etc. So, yung mga ganyan-ganyan. Then, ang last mo dito is what? Application. Motion ulit. Diba? Process. Dito, pagtatagmain mo na yung basis mo doon, doon sa tinatanong. So, ganyan ah. Point of view doon. May istruktura. So, ganyan din ang turo sa law school. Or even sa pag nag-argument ka, ganyan din. Ngayon dito sila, walang makalaban sa akin pag ako ay nag-grandstand doon sa mga itinopropose nilang measures, plano. Kasi pag ginamitan mo ng ganito, di sila makasunod. O kaya nga isang teacher dyan, sabi sa akin, napaka-unit ko daw, totoo. Because dito 85 teachers, ako lang naman, with respect to that, pagdating sa project, very wide ang aking horizon kung paano ko titingnan yung point of view. O, yun sila, okay na, pwede ang pwede na. Kaya itong mga SEC natuto na din. Yung mga proposal na piling, ayaw ko na lang ganyan, napapagod nga ako eh. Kaso, left no choice, hindi supportahan sila. O yung donation drive naman, napakahirap niya, nagpa-fundraising ka pa. Mga gawain ko kasi yan. So, nakikita nila yung advocacy ko dyan. O, siguro rin natututo sila. So, kahit kaunting bagay, not necessarily literal na mga maaral nila ito maintindihan, hindi yung ginagawa nila. So, okay na ako doon, at least kaya nila. Natutuwa na ako doon, kahit ako'y galit. Minsan, maliligalag yung mga yan. So, ayan yung historical background. Tandaan niyo yan, mabanggit niyo yan. Wala yan sa libro niyo dyan, sa DepEd. Pero kahit mga graduate kayo, even in your college, hindi yan didiscuss. Unless, ang professor niyo ay malawak mag-isip. So, ganun ang titingnan niyo diyan sa topic na yan. So, dadakuan natin yung iba-ibang klase ng types of. So, yung uri niya. So, we have four. Ang una, nandyan yung traditional. Traditional economic system, nandyan yung human. Nandyan yung market. Nandyan yung mix. Let me discuss one by one. Ito traditional. Di ba kagaya sabi natin kanina, tatlo to. Production, distribution, and consumption. Itong traditional, wala pang ganong, hindi siya precise, hindi siya akmang-akmang. Kasi sabi ko kanina, kung ano lang gusto ng kainin, yun lang. So, para sa kanila lang. So there's no such thing as ibibenta. Hindi naman yung dadalhin sa merkado. Pupunta, gagamitin ng ibang tao. O kung ipagpalit man yun, di dalawa lang yun. Kulang pa rin. So dapat tatlo kasi nga system. Gagawa ka ng product, i-distribute mo, ibibenta mo, tapos mapapakinabangan ng tatlo. Ipagdalawa, nilunan mo siya, hindi siya ganon. So, no room for improvement, no room for discussion ng mas malawak pa doon kasi yun lang naman ang tinitingnan doon. So, dito, titingnan nyo yung tatlo na yung lagi. Pero, bago mo tingnan, so, medyo hindi na siya malinaw, mas malinaw dito siya sa tatlo. So, di ba yun yung goal mo? Production, distribution. So, dito meron kayo sa tatlo na ito, dapat meron kayong parameters. Gaya ng kanina. Ano ba yung nasa taas at ano yung nasa ilalim? So, ang bottom line, nasa ilalim, ang tanong dyan lagi, sino ang may control or may decisions? So,
In terms saan? Man sa tatlo, production, distribution, and consumption. So sa kuman, from the word itself, kuman, di ba, naniligtahan ka lang. Yun yung kaudugtong nung kanina yung slavery. Yes, amen, I do. Wala kang rights. No concept of human rights. So sa madaling sabi, ang may dikta dito is no other than the government. Kaya halimbawa, China or North Korea. Ito lang ang gusto kong kainin nyo. Aba, corn beef. O basta kung anong klaseng luto lang. O yun lang. Basta lang initin mo lang muna ng asin. O tapos. Kung ikaw ay dayo doon, or ikaw ay siyempre na-expose ka sa Western, pwede ka bang magsabi doon, ay gusto ko yung Argentina galing ng Pilipinas, or yung Highlands galing ng US or ng Brazil. Hindi pwede, kasi nga, pagdating doon sa paggawa ng produkto, ang may control, gobyerno. Pagdating doon sa i-distribute, gobyerno. Kahit walang quality yan, kahit ano yan, walang pakialam doon ng tao. Kahit pasabihin mo, naihalo yung dugo doon ng tao, nasugatan siya, kasama na siya doon. Walang monitoring, hindi siya, walang standard. Walang tayo pakialaman, kahit siya walang mask, kahit walang hairnet, kahit may mga alahas, kahit madumi ang kuko, sige lang. Ito pala tayo yung pakialam doon eh, ganun ang setup nila. So kuman, dinidiktahan lang siya. So gobyerno lang may desisyon lahat. Oh, dito, bawa sa servisyo naman. China halimbawa or North Korea. Internet ha? So, dito, yun lang yung service niya. Products and services tayo. So, ayaw niya ng internet, ayaw niya sa Google kasi US yan. May magagawa ka ba doon? Eh gusto kong mag-Google. So, hindi kayo may makapasok doon sa China and North Korea. May internet sila doon. May radio station naman. Pasok sila lang, kanila lang. So ganun din lang yung lalaman doon. Yun lang yan. O, pagdating mo ba yun, alaman mo yun, pwede kang mag-criticize pa pala. Ay, hindi, patay ka na kaagad. So, ganun lang yun sa so, products and services. So, alimbawa, yun, sa medicine naman, sabi sa North Korea, pag ikaw may COVID, wala, hindi ka pwede galing sa hospital, papatayin ka na kaagad. Ganun sila doon. So, ganyan ang set up pag sa kuman economy. Kasi pag dumami pa yung COVID, di apektado yung ekonomiya nila. Eh, di ba, hermit kingdom sila lang. Ayaw nilang umakap ng anumang influensya mula sa labas. Sila lang. Kaya grabe ang pag-aabuso doon. Walang human rights doon. Yes, amen, I do pa rin. So, ganun ang North Korea. Ganyan ang kuman economy. Dito naman, pag market, sabi sa history, hindi naman ito nag-exist nang matagal, consumers, say mamimili. Siguro sa US, pwede. Diba sa US, yun ang sinanakain ng kanin eh. Tinapay, sausage, yung ngayon, hot dogs, burger. Yan yung pagkain nila. So, yan yung magdidikta kung anong klaseng produkto lang doon ang dapat nasa market nila. So, yun lang yung, makita yun lang yun. At least, magkukomment-comment sila. So, precise na rin ito. So, hindi rin distribute natin, burger, tinapay lang. So, si Amerikano masaselan. O, pwede silang mag-comment pabalik kasi feedback mechanism nga yan. So, didistribute mo siya. Kapunta doon. So, consumer, di siya nang exist. Daw, allegedly, sa mundo. Siguro sa US pwede. Wala rin sa libro, pero interpretasyon ko sa US yan ay hinango. Kasi nga, ang mga Amerikano, yung mga mamimiling Amerikano ay kayang magdikta ng merkado, kayang magdikta ng gusto ng produkto. O, alleged, sa halimbawa, introduce mo doon yung ating pagkain nito. Di ba? May discounting, ganyan. Sa tingin mo, bibenta yung restaurant mo doon na puro Amerikano ang mamimili? O hindi? Unless may Pilipino, pwede yun. So, ganun yung market economy, consumer ang may desisyon sa lahat ng iring tatlong sistema. So, dito sa mix, combination na siya ng government and consumers. So, ito. Product. So, may decision dyan itong dalawa. Bakit gusto nila dalawa? Ito nang umiiral ngayon sa karamihan ng ekonomiya sa mundo. Paano sila nang inialam? Yung consumer. Kagaya halimbawa,
Di ba? Yung nabalitaan niyo yung Rino, yung liver spread. Matagal na siya sa market. It's been, siguro 50 years na siya. O, ano yun naman? Pinapull out ng FDA kasi walang permit, walang lisensya, walang certification. Hindi yung masabing safe siya. O, inalis. O, mix na yon kasi pinakikialaman na ng gobyerno yung paggawa pa ng produkto. Kaya pagdating doon, pinatanggal sa market para walang mapakinabangan na walang mabili yung tao. So, ang pinakikialaman dyan, lalong-lalong na ng tatlong yan, is what? Yung quality, tsaka yung safety. Oo nga naman, hindi mo ina-test. Kasi minsan, di ba may ano, ang lata, di ba nasa lata yung Rino? Hindi mo alam, pag ang lata yan, hindi siya within the standard. Di ba sa science nyo? Di ba, made up of thing. May mga klase-klaseng lata yan. So, minsan na-expose lang siya. Pwede nang magkaroon ng kalawang. So, dapat ititest siya mula lang sa lata. Lata pa lang, ha? Ititest siya mula sa lata, yung nasa loob. Ititest yan hanggang sa pag ginagawa mo yung laman sa loob. Tinitingnan niya, sinusura niya doon. Diyan yung mga makina mong ginamit. Pati yung karne mong ginamit. Yung mga sangkap mong ginamit doon. Pati yung gawaan mo doon. I-check nila yan. So, yun yung pakikialaman ng gobyerno. So, quality standards. So, safety standards. So, which is, siyempre tao naman, para kainin mo siya, safe ka din. Help mo rin ang nakataya. Kaya tingnan mo itong COVID vaccine. Ang Pilipinas ay takot na takot magpaturok. Eh, sabi mo, unahin daw yung mga mahihirap, mga nasa frontliner, yung mga poor kids, mga estudyante, alentak na yan. Kaya yun ang mga sabi ko sa mga SSG. O kayo, magpapaturok ba kayo ng vaccine? Kasi diba next year na yon, May. O May, tuturokan kayo. Kasi yung vaccine ay darating na ng March. So, tuturok na yan sa inyo. Kaya ikaw, kaya papayag ka ba? Hindi, ikaw, kaya ka ba naturukan? Lalo ako hindi. Kasi di mo alam, minadali ang proseso niyan eh. Sa totoong buhay, ang paggawa ng vaccine, it takes siguro mga 10 years. 5 years. Ay, ito ilang buwan lang? 8 months? Or siguro, di pa nga 8 months, 7 months lang, OMG. So, yun yung medyo matakot sa part natin. Eh, kung wala ka nga namang site, ikaw ba paturo? You have freedom. Kaso pag ginamitan kayo ni Duterte ng state rights or state law, no choice kayo kung hindi sumunod. So, unless i-challenge nyo. So, sa point of view na yun, pwede naman. So, kasi ang karapatan, palaging may katumbas na no-no. So, kumbawa, ito gagawin mo. Yung rights mo, palaging may katumbas yan. Right to education. Right to be here. Oh, you have the right not to be here. So, palagi may kakambal yan. Kaya ting mo sa ilog. Walang ilog na walang kampan. Palagi na may kapampan. So, ganyan din yun. So, kaya kung karapatan ni Duterte, sasabihin niya, i-enforce niyo yung karapatan ng estado, naturukan kayo ng vaccine. Ikaw, may karapatan ka rin na tumanggi. Kasi lahat ng karapatan sa human rights na konsepto, merong corresponding right not to. Right not to be vaccine. Oh, si Duterte naman has the right to vaccine. Okay naman, you have the right not to be vaccine. So, ganun lang yun ang talaga yung titingnan. So, hindi nyo malalaman yan sa ibang teachers, ibang subject nyo. Pero sa akin, tinuturo ko lahat yan. Kasi nangyayari ito, possible yan next year, especially sa May. So, paano masasabi ni gobyerno na may quality yan at may safety? So, kinakailangan yung kumpanya, masasabi mo siyang may safety, kinakailangan meron siyang permits. Kaya madalas itong makarinig sa balita, sinarang kumpanya kasi walang permits, walang lisensya. Walang certification. Yan, sinitingnan niya mo lahat. Magsimula doon sa level 1. Kasi ito pag-usapan natin doon sa production.
wala na sa level 1 hanggang makarating doon. Sa dadali muna, kakainin na ng tao, pakialaman ng gobyerno yan. Pati, tao pakikialaman yan. Kaya ngayon, makikita nyo doon, nandun lahat sa label. O, tingnan nyo yung produktong yan. Alcohol. Lahat yan. O yan, tingnan mo yung halal. Yan may gusto sa side. Yan may ibig sabihin lahat ng yan na nandyan na nakasulat. Kasi lahat ng disenyo mo dyan, isasubmit mo yan sa gobyerno. Titingnan nila yan isa-isa. Kaya ngayon, wala kayong makita ang produkto na walang ganyan. Kaya pag walang ganyan, be careful. Unless yung ready-made, yung pre-cook ba, minuto mo dyan sa kantin. Hindi na kailangan yan kasi ura-urada lang naman, kakainin mo na yon. Pero pag processing, kailangan ng matagal, i-display mo sa tindahan, lilisensyahan niya lahat. So, ganyan yung mixed economy, standard. Ay, what if alcohol yan? Tapos, ginamit mo, eh, nagpantal-pantal ang balat mo, parang nagsugat-sugat instead na anong gagawin mo? Sasabihin mo, ay, wala na yan, tapos na nagamit na. Anong gagawin? So, pwede kang magreklamo kasi na-part na yan dito. Ginamit mo na siya. So, pwede ka magreklamo. O, kasuhan mo yung gumawa niyan, yung kumpanyang yan. Ang malaki, bilyones yan. Kahit ang pirasong sugat lang yan. Kasi masisira ang kumpanya. O, merong isang kumpanya nagsara dahil lang dun sa kanilang mere advertisement, ha? O, may maraming ganyan. Gaya nung Kingplex. Nung may allegations na yung Kingplex, nahaluan na naman ng tao, yung karne. O, may Kingplex pa ba ngayon? Yung kulay blue na biscuits. Wala na! Kasi yung mga allegations, yung mga kwentong bayan, na-threaten sila na wala. Meron pa namang isang alak. Yung alak, ang kanilang trade name lang, ay yung kanilang tagline. Ito, nakatikim ka na ba ng 15 anyos? Nakatikim ka na ba ng 15 anyos? Ang company ay bumagsak, halos bumagsak. Kasi moralista yung mga nag-criticize eh. Kasi double meaning na, eh, sa point of view ng company, hindi naman bastos. Kasi nga, sabi doon, in-stock na lang ng 15 years. Yung alak mismo, kasi ba in-stock niya? Di ba, may kasabihan, the more na matagal yung alak na nakastock, the more na masarap. Ay, yung mga moralista naman, ito mga Gabriela, yung mga yan, mga human rights, etc. Yung society ng education. Ano sabi nila? Bastos! Kasi ito ay parang ina-allege nila na 15 years old, babae, ganyan. So, hanggang nakarating sa Senado, hanggang inimbestigahan, etc. So, ganyan ka, kahigpit ang ating society. Pagdating sa mga ganyan, tagline pa lang, ha? Yung tagline, halos bumagsak ang company, hindi na nakabangon. Ang company niya is Distilleria Lentuaco. Halos mawala na siya. Pero inain yung mga alak ni Natdatan. So, ganyan yung setup natin dito. So, pakikialaman niya ng gobyerno. Ang palagi yung tatandaan na yan ay may patunay na mix tayo. At yan ay tines. Yung mga yan, gaya nyo no, nababasa nyo yung halal. Certification yan, ibig sabihin, ibinibigay lang yan yung mga nasa Muslim. Pwedeng gamitin ng Muslim yan. Pag walang halal, hindi yan pwedeng gamitin ng Muslim. Mayroon isang company din, yung Payless. Yung Payless, mayroon mga Payless ngayon. Yung noodles, mayroon pa. Pero nakriticize siya sa Middle East. Kasi, naglagay siya ng halal. Yung certification na yan, nakikita nyo yan, no? Ibaliktad mo, neng. Ayan, sa baba na bilog. Ayan, bilog na yan, halal. So, yung halal na yan, kukunin mo yan sa mga Muslim countries, mga Muslims na magbibigay niya. Yan ang patuhay na pwede na gamitin. Sa pagkain, halimbawa, di ba dapat, gaya si Payless, hindi siya nakain ng baboy. Kasi madumi, makasalanan, etc. So, si Payless, ang nakalagay doon sa label nila, vape. Abay, tines doon sa Middle East. Napatunay nila na baboy. Abas, ang katutak na kaso, etc. Hanggang sa magsara din yung kumpanya na yan.
with respect doon sa kaso na yan, na may bago yung kanilang beef products na noodles. So you should have to be careful kasi nga, lahat na ng ekonomiya sa mundo ay nandito sa mixed economy. So lahat, yun yung patunay. Masa sa lata naman, lata, di ba, sardinas. Makikita nyo lang yung master sardines ata yun. May patalasa sa yung kipiolo mula doon sa bar- sa dagat, si isda, ligay sa barko. Ay, ganyan doon na sa paprika factory. Ay, ay, doon na sa lata. Pinakikita yung buong procedures nila. So, mix yun, mix economy. Titingnan nyo yung lagi. So, kaya pag nakita nyo, palaging naka, may mga safety gear sila, naka-mask, may mga ito, gloves, hindi pwedeng mahaba ang kuko, hindi pwedeng may ganito-ganito. Tinitingnan niya lahat. So, especially sa paggawa ng produkto. Distribution. Di ba, may mga nagbibenta-benta diyan. Di ba makikita nyo, ingat na ingat sila, may nakalagay na fragile. Marupok, marupok talaga. So, fragile in the sense, hindi mo pwedeng hindi masyadong mabigat ang ilalagay doon. So, kapag i-redistribute na siya. So, kung sa produkto naman, grapes ka, dadalhin mo dito, malayo, galing Baguio, kapag alam mo kung ano, safety standards na nandoon. So, ganoon ang tinitingnan dyan with respect to this. So, nandito na lahat ng ekonomiya sa mundo. So, yan yung economic system natin as well as historical. So, next time, kung wala kayong tanong, gagapuan na lang natin yan, itong tatlo. So, I think that's the last meeting na natin para sa 3 sessions para makompleto niyo yung tatlong sessions. Oh, may tanong kayo? Wala. Kung ano naintindihan nyo, ha? Hindi nyo makikita yan sa libro kahit mag-aral kayo ng unless mag-aral kayo ng social sciences, political science, mag-law school kayo, pwede nyo maintindihan niya. Pero for the meantime, ito yung ginagawa ko na habang kayo nasa school, parang kayo estudyante ko. So, sabi nga ng iba, privilegio na maging teacher ako na karamihan. Marami dito manasasabing ganyan, yung mga magulang na. Kasi nga talagang, makita mo lang na kung libro rito. So, ganun lang yun. Typical, kung minsan, spontaneous lang. Ngayon, example natin, kung ano nakita ko yun din lang. Kung ano hawak-hawak ko yun lang. So, ganun tayo, very contextual, very sensical. So, hopefully, that's it for now. So, since wala na kayong tanong, salamat. So, sana, atinan nyo pa yung next week na kayo atin, ha? Kasi nga, yun na yung last part nyo para makuha nyo yung 5 points grades.